Kaya pakahadi ka, temporary lang. Huwag habang buhay. Kasi hindi ka mag-grow. Kailangan matuto kang maglatag nung ikaw to o dalawa. 500, 500, 1,500. Matuto ka dapat yan. Matuto ka kung ano yung laman ng global package. The earlier you can present this, the better for you. Why? Hindi ka na nakadepend sa upline mo. Pag hindi ka nakadepend sa upline mo, strike anywhere ka. Hindi ka tulad pag yung upline mo lang marunong, babagay ka lang sa schedule niya. Eh paano pag hindi nag-match yung schedule ng upline mo doon sa prospect mo? Kasi in all fairness, may iba rin grupo tong upline mo para ikadi. Hindi lang ikaw ang ikakadi mo. Marami kayo. Second, pag marunong ka na, yung sabi ko, strike anywhere ka na. Number three, pag marunong ka na, you don't need to depend sa office. Kasi lagi mong babantayan yung seminar dito, 3 p.m., 7 p.m. Eh, paano yung prospect mo? Pwede ng 3. Ah, pwede ng between those hours. Kunwari, prospect mo, pwede lang ng alas 5. Sabi mo sa kanya, hindi pwede, alas 7 pa, ano ka ba? Nakuha nyo? So, kailangan marunong kayo mag-present na mag-isa ka. And the better you gain the confidence, mas maganda. The earlier you gain the confidence, the better for you. Siyempre, pag nagpe-present ka, hindi mo maiiwasan, may objections. May mga magtatanong sa'yo. And yung objections, hindi ibig sabihin niya, negative yung prospect nyo. Pag may tinanong, ano yun, di ba pyramid yan? Huwag mo sabihin, negative mo naman eh. Huwag mo gaganon. Alam mo yung objections, ang tawag namin dyan, buying signs yan. It's a sign that your prospect is processing what you have explained, kaya siya may tanong. Kaya siya may objection. Second, kaya may objection yan, ang idea dyan, ang psychology dyan, gusto niya, kaya lang meron siyang pag-aalangan. Na ibig sabihin, pag natanggal mo yung pag-aalangan, mag-join. So dapat, marunong kayo mag-answer ng objection. Pag sinabing, mahal eh, kaya niyo dapat sagutin. Sabi mo, pag sinabing, mahal eh. Okay, pag sinabing, di ba, wala akong pera eh. Okay, explain mo lang mabuti na, alam mo, marami na ako narinig na ganyan. In fact, ako din, wala rin pera. Pero alam mo, nung nakita ko yung benefits nung AIM, nung global package, nakita ko yung benefit pagka naging successful ako, ginawan ko lang ng paraan. Dito sa AIM, kahit walang pera, pwede. Kasi ang tao, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming pera. Yun ang mga sinasabi sa prospect. Ang mahal eh, pero hindi mahal. Ganito lagi ang technique pag may objection. Tatandaan niyo itong tatlong F. Ano yun? Feel? Felt? And found. Sa Tagalog, ganyan din ako dati. Ganyan din ako dati. Kala ko mahal. Pero alam mo na nangyari? Nung nakita ko kung ano yung benefit nung global package at pag lumaki yung network ko, nako, nalaman ko. I found. Nasulit pala yung ilalabas ko kung sakali mang gagawang pagkakaraan. Bakit ginagawa tong feel, felt, found? Para malaman ng prospect mo na ganun ka rin dati. Mahal eh. Pare, ganyan din ako dati. Kala ko mahal. Pero nung nakausap ko yung mga global ambassador, yung mga naging successful, itong mga kinukwento ko sa'yo, I found out, Brad, nakita ko, umaman talaga sila ng gusto. Na ang nilabas lang nila, 7,980. Pyramid yan eh. Ako, Brad, ganyan din iniisip ko. Exactly, ganyan na ganyan. Kahit hindi naman. Lagi mo lang i-relate yung feel, felt, and found para magkaroon kayo ng connection. Are you getting me? Yes! Wala akong time eh. Pare, pareho tayo. Busy-busy ako. Pero tamboy ka naman. Para lang makarelate. Sabi mo, ganyan din ako dati. Akala ko wala akong time. Pero management lang yan eh. Ibig sabihin, kung alam mo kung paano ipa-priority. In fact, pagka ikaw walang time, mas kailangan mo to. Bakit? Kasi dito merong leverage. Na minsan ikaw walang time, pero yung nakuha mo may time, para ka na rin full-time. Yes! Yun yung mga sagot. Marami yan, marami. May iba tayong speak, may iba tayong seminar tungkol sa handling objections, yung ASAP or Alliance Success Achievement Program. Or kung gusto nyo, I'd like to also take this opportunity if you can buy the business guide of Cora Kizon, kasi kinumpile niya yung mga basic objections sa business. Buy that. I'm not exactly sure how much, pero it's worth it. 90? Ayan, bili kayo nun. Tapos nandun sa likod yung mga common objections para matutunan nyo. What else? Number 4, very important. Yung tinatawag na 48-hour rule. Follow up. I-follow up niyo yung mga downlines ninyo. I-follow up niyo yung mga nakakausap ninyo.
I-follow up nyo yung mga na-OPP ninyo na kailangan makita ulit nila yung aim global within 2 days or 48 hours. Bakit magic number yung 2 days? Kasi along the way, maraming pwedeng mangyari. Ilan na ba naka-experience sa inyo na meron kayong in-OPP? Interested, after 1 week, malamig na. Interested, oh, pare, maganda yan, mag-sa 7 heads ako, sabi sa inyo ng prospect mo after mong kausapin. Pero dahil hindi mo na-follow up, 1 week after nung sinabi niyang magpipayin siya, tinetext mo, hindi na nagre-reply. Malamig na. Why? Because along the way, marami silang negative na mamimit. Kaya it's your job na kulungin sila. Makabalik agad dito para merong tinatawag na reinforcement. Either makabalik dito, magkita kayo, o mag-usap kayo sa telepono. Follow up ang tawag doon. In other words, kailangan ma-inject sa sistema niya ang aim global. Kasi marami na ako na-experience sa ganyan. Interested after the OPP. Uuwi. May planong babalik sa ganitong araw, hindi bumalik. Hindi mo na-follow up. Nung pina-follow up mo, bro, kailangan mag-pay in. Ang reply sa'yo, who you? Alam mo na yun. Pag nag-reply ng who you. Maliwanag? Yes. Number one, i-follow up, ikaw. Pa-follow up mo yung sarili mo. Punta ka sa office, talk to your uplines, text your upline, call your uplines. Tapos number 2 na ipa-follow up mo, mga downlines mo. Number 3 na ipa-follow up mo, upline. Alam nyo, huwag nyo gawing practice na yung upline lang ang nag-follow up sa'yo. Ikaw, i-follow up mo rin yung upline mo. Upline, pupunta ka ba sa office? Pupunta kasi ako mamaya eh. Upline, nasa office ka ba? Pwede ko ba ipakausap sa'yo yung prospect ko? May dala ako mamaya. Upline, pwede ka ba this coming Saturday? May papa 1-on-1 sana ako sa'yo sa Robinson, sa Starbucks. Tagal ko na nare-recruito, best friend ko. Pero hindi niwala sa akin eh. Pwede bang ikaw mag-explain? Maliwanag? Yes. Number 5. Meron tinatawag na ABC rule. Ano tong ABC rule? Pag may prospect kayo na too much familiar sa inyo, or pag bago ka pa lang at wala ka pa ng confidence, always apply the A, B, and C. Ano yung A? Advisor? B, bridge. Ikaw yan. Ikaw tong bridge. Yung C, yung client. Yung recruit mo to. Isa-isayin ko lang. Kasi bagay ito sa mga bago. Pag bago ka, wala ka pang alam, di ka pa marunong, kaku-global package mo lang, pinag-aaralan mo pa lang yung business, your sole job is to just bring recruits. Do your best na makarecruit ka para maka-attend ng OPP. Ang tawag sa recruit mo, C, kliyente. Ang job mo, dalhin sa office. Why? You're applying the ABC. Ikaw yung bridge, ito yung client, sino kakausap? Speaker, tama? Speaker, isa yan sa mga advisor. Sino ba itong mga advisor? Yan yung mga speaker. Yan yung mga leader na may proof. Mga leaders. Yan yung mga GA. Millionaires Club. Yan yung mga speakers bureau. Yan yung mga upline nyo. Yan yung mga advisor. So your job is to just bring the clients and be able for these clients to meet whoever the advisors are. So, bago ako, nagdala ako ng prospect dyan. May speaker. Ano tawag sa sistemang yun? Speaker is D, A. Ako nagdadala is bridge. Yung dala ko, pag bridge ka, meron kang role. Pag dito sa office, tagapalakpak ka. Tagatawa ka. Scripted. Basta huwag ka lang papalakpak nang hindi pa dapat pumapalakpak. At huwag kang tatawa pag hindi pa nakakatawa. Kasi ikaw ang magsiset ng atmosphere. Can you imagine this? Let's say 90% sa room na to, lahat bridge. May 10% na first timers. Lahat ng bridge pumapalakpak. Lahat ng bridge baliw. Lahat ng bridge positive. Ano mangyayari sa 10%? Mahahawa ng energy yung mga yun. Kaya kayong mga bridge, magtutulong-tulong. Subukan mo to. Ako, tagal ko na sa networking. Lahat lang nandito si... Lahat ng bridge nasa labas. Wala pong pumapalakpak. Lahat ng first time nakagato lang. Yung ibang bridge, yung ibang mga si ganyan lang, pag umupo. Parang tarsier. Lahat nasa labas. Mako-convince yung mga si o hindi? Kailangan natin ng maraming bridge. Ano pa yung example ng ABC? B, may dala ka, pina 1-on-1 mo, si C.
pina-table presentation mo. Ang nag-OPP sa'yo, kinadi ka, si upline. Ano tawag sa rule na yon? ABC rule. Ang work mo, pag nag-uusap sila, ganyan lang. Ganyan ka lang. Huwag mo ipapakitang, you know, excited na excited ka. Huwag mo ipapakitang kumukopya ka. Magkausap sila. Wait, upline, ang bilis mo, hindi kumukopya. Makaganong ka pa. Maliwanag? Pag may first-timer kayo dito sa office, speaker is the A, you are the bridge, yung dalawa is the C. ABC, tama? May pangalawa pang ABC. Pagkatapos ng OPP, may tinatawag na meeting after meeting. Ma'am, yung pinaka-apply nyo, ibibilog kayo. Pag ikaw bago ka, do not fail na yung prospect mo umuwi na hindi na-experience yung ma'am. Sabi mo, bakit sandali lang to, 5 minutes lang to, pero sa totoo lang, 20 minutes. Na minsan yung ma'am, mas mahaba pa sa seminar, bakit sandali lang to, 5 minutes. Kasi ang purpose ng ma'am, magsasalita yung pinaka-upline sa bilog. Naranasan nyo na yun? Yes! Nagsasalita siya, sino po yung may tanong? Papakilala lang po ako, ako po si ganito. Ganito po ako sa English. Nagsishare na experience. Ang tawag doon, meeting after meeting, pero the actual rule applies. Ang tawag doon, A, B, and C. Maliwanag? Yes. Pagkatapos ng ma'am, may nakita ka, leader. May nakita ka, speaker, leader, GA, o upline mo. Nakita mo, naglalakad dyan. Dala mo yung prospect mo. Papunta ka sa elevator. Apply the ABC again. Upline! Pakilala ko naman sa'yo. Meron akong first-timer, kaka-attend lang po ng OPP. The moment na pinakilala mo yung C, kay A, whoever the A is, pwedeng ako, na training team, pwedeng si Sir Arnel, pwedeng si Doc Ed, speaker, leader, upline mo, the moment na pinakilala mo sa amin yun, hindi lang namin kinakamayan. Meron kami sinasabi, pare, subukan mo lang. Wala namang mawawala. Malay mo, marami dito nakakuha ng pangarap nila. Malay mo, ikaw na yung susunod. Pag-aralan mo, balik ka lang. Yung 10 seconds, 15 seconder na yun, ang tawag doon, A, B, C. Maliwanag? Yes. Tignan nyo yung step by step, ha? Pagbaba nyo sa baba, elevator. May nakita ka, Dodge Challenger ni Charles Langurayan. Nakalagay, AIM Global sa likod, sticker. A, B, C ka ulit. Ang A, yung kotse. Ikaw yung bridge. Yung prospect, C. Pare, kita mo yun? Yun ang sasakyan ni Charles Langurayan. Pare, pang-anim niya yan. Ang ganda, no? Yan ang pwede nating makuha sa AIM Global. Ang tawag doon, A, B, C. Pagbago ka na magaling ka mag-ABC, mabilis kang yayaman sa AIM Global. Kasi, ang puhunan sa ABC, taga-turo ka lang. Kita mo yun? Turo ka lang. Bakit ka turo ng turo? Hindi mo maituro yung sarili mo. Wala ka pang kinikita. Kaya magtuturo ka nung kumikita. Tama mali? Turo ka lang. Pare, magaling yung speaker na yan. Kasi hindi ka pa magaling eh. Kaya ituro mo yung iba na magaling. Doon nung bago ako, ganyan ako eh. Magaling ako sa ABC. Tapos pag tinatanong ako ng prospect ko, eh ikaw bro, magkano na kinikita mo? Alam mo pare yun? Yung mga abyan ko. Ang layo na sagot eh. Oo. Oh. Saan pa ina-apply ang ABC? Kahit marunong ka na mag-OPP, mag-isa. Pag andala mo, too much familiar sa'yo, ipa-OPP mo sa upline mo. Ang tawag doon, ABC. Kasi pag too much familiar yung kasama mo, pinsan mo, barkada mo, best friend mo, ang hirap baliwin. Pare, yayaman tayo dito. Ikaw naman, yayaman ka, mag-inuman na tayo. Tama ba? Tama? Ang hirap baliwin ng ano eh. Kunwari, pinsan mo, alam nga mga dreams mo pa, parang may dreams ka ba? Ang awkward eh, parang nakakahiyang, parang iyo, parang nakakahiyang i-motivate. Tama ba? Mga ganun, kapatid, pinsan, best friend, kapitan. Basta too much familiar ka and you feel awkward, lagi mong ipapatid. Are we clear? Yes! Dito lang, ang isang rule, aalamin nyo ano ang background ng advisor. Kunwari, nakita nyo si Roy Cueto. Alam niyo yung background ni Roy. Para pag may first time kayo, pakilala nyo kay Roy. Mamaya mag-jumble-jumble. Pare, si Roy Cueto dati itong tricycle driver. Eh, sila yung kaduyak yun. May
may maituro ka lang. Nag-gets nyo? Alam niyo yung background ng mga successful distributors natin. Because sometimes, meron tinatawag na matching. Skills training na tuloy ito, hindi na NDO. Yung kasi may ibang training for the skills. Pero banggitin ko na rin kasi hindi ko alam kailan ulit ako mag-NDO. Pag may prospect ka, ibabagay mo yung prospect mo dun sa background ng mga leader na kilala mo. Halimbawa, may nadala kang engineer, engineer ako, lapit mo sa akin. Kasi madaling magka-connect. Kunwari, may dala kang doktor, ilapit mo kay Doc Ed. Kunwari, may dala kang PT, ilapit mo kay Roy Cueto. Kunwari, may dala kang halimbawa, undergraduate na nag-concentrate dati sa sales, pakilala mo kay Charles Lamorayan. May kilala kang estudyante, ang dala mo, ipakilala mo kay Joseph Lim kasi nag-join dito yung mga estudyante. Ang tawag doon, matching. Kailangan marunong kang mag-matching. So in other words, marami ka dapat alam na background ng mga leaders dito. And there's nothing wrong with that. Kahit hindi mo apply, lapitan mo. Kasi ang culture sa AIM Global, lahat tayo, pamilya dito. Walang grupo-grupo. Are we clear? Pag may nadala ka na medyo matured, tapos family-oriented, pakilala mo kay Mon Alburo. Alamin mo yung mga background na leaders at huwag kang mahihiyang kumuha ng background nila, kausapin mo. Kaya nga, importante na umaattend kayo ng seminar, kahit sino speaker, para nalalaman yung background ng speaker. Para pag may dala ka, imamatch mo. May kwento dyan para hindi nyo malimutan tong part na to. May unggoy sa soup. So yung mga bata, every time na nag-eat siya ng kung anong pagkain sa kanya, limbawa nag-eat siya ng grapes, sasaluin ng monkey. Pero bago niya kainin, nilalagay niya muna sa bat niya. Tapos kakainin niya. Kadiri. So yung mga bata, tuwan-tuwa naman. Yung isa, nips. Okay, M&M. Kinitsa. Pero bago niya kainin, nilagay niya muna dito. Eh yung mga nanay, galit na galit. Kasi, hindi good example. Punta sa supervisor. Yung unggoy niyo. Yung mga bata, pag nag-eat siya ng food, nilalagay muna sa ano bago kainin, kadiri. Sabi ng supervisor, ma'am, nakita niya mo sa signage, huwag magbibigay ng food, no food, no? Para sa mga unggoy. Second, hindi niyo po masisi yung unggoy kung ganun ginagawa. Sabi na nanay, bakit? Eh kasi ho, last week, may nag-itsa dyan, santol. Kinain lahat. Nahirapang pundumumi yung unggoy. Kaya magmula ngayon, bago niya kainin, sinusukat niya muna kung kaya. Ano tawag doon? Matching. Minamatch muna. O para hindi niyo ngayon malimutan na imamatch muna yung prospect niyo sa mga leaders natin bago niyo ipakausap. Are we clear? Yes! So, yung mga ganito, mamamaster niyan, along the way, that's why, if you ask me in essence, pag matagal ka na yung ginagawa mo, sa una lang mahirap. Pero pag tumatagal ka na, dumadali. Hindi dahil sa dumali yung task, pero incidentally, dahil paulit-ulit mong ginagawa, gumagaling ka. O, isipin mo, lahat ng pinag-usapan natin ngayon, i-apply mo, lalaki yung business mo? Yes! Lalaki siya. Di ba? Mindset mo, tama na. Skills mo, tinuruan ka namin ngayon ng konti. By the way, hindi lang lahat natututunan sa sponsors or sa speakers. Some of the skills, knowledge that na kailangan mo, matututunan nyo sa upline nyo. So, mindset mo tama na, skillset mo tama na, just put everything. Yung tinuturo ng speaker, tinuturo ng upline nyo, just put everything in action. Never ever give up. Stay focused. Alam nyo, may meaning yung focus. Mag-focus ka lang. Huwag kang ihinto. Focus means follow one course until successful. Follow one course until successful. Aim global lang until successful. Focus lang sa aim. Put into action. Focus lang. Paulit-ulit. Because persistence is like an ant who tries to devour a tiger. Small but repeated attempt. Small but repeated will complete any undertaking. Small actions lang, pero araw-araw, matatapos nyo ito.
And then eventually, 2 years from now, kayo naman ang magkukwento sa akin kung ano nagawa mo. My name is Jurgen Gonzales. Thank you very much for attending. God bless you all. God bless you. Thank you.